side na may mga tawagan din no, na either wag bumoto or wag na lang magpakita. Mm-hmm. Pero nakita mo naman na doon lahat sila at in-express naman nila yung kanilang position. So I guess ang naging dominant na motivation doon ay talaga nag-usap-usap yung lahat ng miyembro ng Congress. Mm-hmm, mm-hmm. And then what about the... Siyempre, may mga ibang lobbies. I mean, there are lobby groups also, you know, some influential groups, other people close to some of the lawmakers. Anong, was that effective? Did it affect the vote either way? Yeah, there were also stories that went around that certain groups lobbied mm-hmm. against the impeachment. Mm-hmm. But as you can see from the votes that were generated, I think it did not convince so much the individuals mm-hmm. who voted. 212 is a manifestation na parang hindi naging effective yung lobby against the impeachment vote. Mm-hmm. Nabanggit ni Senator kanina, no? At that time, during the time when the former president was up for impeachment in the House, you said that there was public clamor and yet nothing happened. This time, President Aquino is asking for public support, calling on public support for the impeachment of the ombudsman and her conviction mm-hmm. by the Senate. Do you think magiging epekto ito, may epekto ito? Because, you know, obviously during your time, hindi naging effective yung, walang epekto yung public clamor. Political alliances and the hold of the administration at that time is very well tight. We have a very popular president, 7 out of 10 mm-hmm. Nearly 8 out of 10 approve of his work and approve of his presidency and his administration. May epekto palagi yon, Lynda, hindi maikakaila yon. Mm-hmm. But from the point of view of a respondent, the accused, mm-hmm. Either way, whether if you're for or against, syempre mas gusto mo nakabase sa trial yung anumang magiging desisyon at pagpapasya ng Senado. Mm-hmm. Ang problema lang din, wala sa rules o kahit precedents o kahit tradisyon ng mas kinaanong Senado sa buong mundo na may gantong proseso ng impeachment. Mm-hmm. Ang actually nagsasabi na dapat ibase lang talaga doon. Kaya nga, sabi nila, puro kaya ang tawag dito, political process. Mm-hmm. Not that it should not be based on the evidence, pero mm-hmm. puro politiko ang player. Ang kalahok, right. Puro politiko. Mm-hmm. Meaning, yung nag-aaral ng mga charge at magsasampa ng kaso at magpo-prosecute, puro politiko. Mm-hmm. Yung magde-decision, puro din politiko. Mm-hmm. Kaya political process ang tawag nila. Mm-hmm. But that does not mean to say also that you will not follow certain rules of procedure and evidence mm-hmm. once trial commences. Exactly. So it is... part judicial or quasi-judicial and part political. Kasi nga, I remember during the previous impeachment attempts, they would always say that, you know, this is a numbers game, this is a political process, so it doesn't matter how much evidence you put forth on the table. Ngayon naman, sinasabi nila, it is not just a political process, this is a quasi-judicial proceeding. So ano ba talaga ang dapat mong paniwalaan or how should you view this whole impeachment trial? Simple na lang yung sagot natin, Lynda. Bilog ang mundo eh. Umiikot. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Minsan yung dating nasa taas, eh nasa baba ngayon. At sa dulo, ang pagbabasihan pa rin, boto. May two-thirds ba o wala sa Senado? May one-third ba o wala sa House of Representatives? Congresswoman, feel pero free to butt in. Pero itong maganda husay nangyari ngayon, kakaiba sa mga nangyari noong nakaraan, ay bukod sa may malakas na public clamor against the ombudsman, ay may boto sa loob ng House of Representatives. Parang tingin ko medyo maganda yung timpla kasi hindi lang yung public support ang present, pati din yung legal basis for saying na she's unfit for office. At naniniwala wala din ako na bahagi dapat ng proseso sa Senado kahit sabihin nila na ang boto in the end ay magagaling sa mga politiko ay patunay na siya ay talagang hindi nakarapat-dapat manatili bilang ombudsman. At mahalaga din para sa publiko maintindihan kasi iba yung impeachment ng presidente, iba yung impeachment ng ombudsman. Galing ako kanina sa kwentuhan sa mga college students tungkol sa ethical leadership. Mm-hmm. Tinanong ko sila, alam niyo ba kung ano yung ombudsman? Marami sa kanila nagsabi hindi. Mm-hmm. Kaya malaking bahagi din sa magiging proseso ngayon sa Senado ay education sa public. Ano yung importansya? Bakit ini-impeach ang isang ombudsman? Samantalang ibang political officers ay tinatanggal lang sa trabaho. Mm-hmm. Ng mga nag-appoint sa kanila. Mahalagang maintindihan ng publiko ito at maunawaan gaano kahalaga
bilang bahagi ng pagprotekta sa kaayusan ng gobyerno, mm-hmm. yung isang ombudsman. Sa tingin niyo ba mas madali without, you know, necessarily citing examples, mas madaling mag-impeach ng isang ombudsman, for example, or an appointed official kaysa sa an elected official? Kasi I think there lies the difference. Eh. An appointed, ang halal na official, it's so hard to go beyond or go above the mandate of the people, which is what's going to happen if you're impeaching a president as opposed to impeaching an ombudsman. Dito sa case na fina-file against Ombudsman Merceditas, ang pinakadahilan ng pag-impeach sa kanya ay betrayal of public trust. Mm-hmm. Ibig sabihin ay mga bagay na kanyang ginawa, kahit na mga bagay na hindi kailangan parusahan ng batas, pero sapat para sabihin na hindi siya fit for office. No? Mm-hmm. So, ibig sabihin ay, ang epekto nito ay tanggalin siya sa pagiging ombudsman. Mm-hmm. So, ibig sabihin ay, hindi na siya dapat manatili bilang ombudsman ng pamahala, bilang tagapag-usig, taga-hanap ng mga taga-imbestiga, no, sa tiwaling gobyerno, tiwaling namamahala sa gobyerno. Kaya yung evidence din na dapat ma-appreciate dito ay yung kasapatan ng siya ba talaga ay hindi na dapat manatili. Trust yung pinag-uusapan, binibetray yung tiwala ng mga tao. Ito ay bagong provision din sa ating saligang batas. Kaya parang mahalaga din na yung standards mapag-usapan at matalakay habang ito ay dinidinig sa Senado. Dalawang bagay, Lynda. Una, sa kauna-una ang pagkakataon, nilagay yung phrase na betrayal of the public trust, mm-hmm. sa 1987 Constitution. Mm-hmm. Wala yan sa 35, wala yan sa 73 Constitution. At kahit na sa Constitution sa Estados Unidos kung saan binasa ang ating sariling Constitution, mm-hmm. wala rin yan doon. Ang nakalagay lang sa listahan madalas ay culpable violation of the Constitution, mm-hmm. bribery, graft and corruption, mm-hmm. other high crimes. Mm-hmm. Pero yung betrayal of the public trust, unique yan sa Pilipinas. Mm-hmm. At magandang malaman at magkaroon ng laman yun. Dahil wala pa talagang laman yun. Wala president yan. Ano ba yung bumubuo sa isang betrayal of the public trust? At isa yon sa magandang malaman natin para may precedent na sa mga susunod na kaso. Pero mahihirapan ba? Kasi parang kung ako, alam ko kung anong ibig sabihin nun. But at the same time, I think it's a very nebulous idea. Kumbaga, parang very subjective. You may feel betrayed. I might not feel betrayed. You may perfectly think it's okay. Yun ang hamon sa Kamara de Representantes bilang managers na idikit at idugtong yun. Dahil, Lynda, dahil sa media, dahil sa coverage ng media, at magiging bukas yung trial sa coverage ng media, hindi lamang naman kami ang maghuhusga. Mm-hmm. Kaya yung mga nakarang impeachment process, maraming nanonood dahil sila mismo nakikinig sa ebidensya, pinapakinggan yung tanong, pinapakinggan yung sagot, at meron din silang sariling paghuhusga ang ginagawa. Mm-hmm. At bilang mga kinatawan, at dito siguro papasok yung sinasabi mong public opinion kanina, mm-hmm. bilang mga kinatawan ng taong bayan sa Senado, yun yung boses na dapat pinaparating namin dyan. Dahil kung tutusin mo, kung susuriin mo yung representative democracy na meron tayo, hindi naman namin pag-aari, ikakao ako, yung boto namin sa Kongreso. Mm-hmm. Ang nagmamayari ng boto namin sa Kongreso ay ang taong bayang kinakatawan lamang namin doon. Mm-hmm. Mm-hmm. Ngayon, kung pakinggan mo yan o hindi mo pakinggan yan, sundin mo yan o hindi mo sundin yan, sa susunod na halalan, kahuhusgahan naman ng tao kaugnay sa paggawa o di mo paggawa ng trabaho mong ihatid ang boses nila doon. Mm-hmm. So, marami na tayong nakikitang possible factors that would drive or induce the senators to decide here. Ha? May, let's say, political alliances, public opinion, appreciation of the evidence. So, merong political, yung what do you want to project to the people as a politician? Pero diba? Dagdag pa natin doon, Lynda. Mm. Ito lang ang korte, kung matatawag natin korte ito, na walang apila. Walang motion for reconsideration dito. Pag nagbotohan na ang Senado kaugnay ng isang article of impeachment, walang may I move for a motion for reconsideration or I appeal the decision, tapos na yon. Hindi mo pwedeng iakyat sa Korte Suprema ang botohan at desisyon ng Senado, sang-ayon ka man o hindi. Pangalawa, hindi mo rin pwedeng kasuhan na maski na sinong senador
kaugnay ng botong ginawa niya, pabor man o kontra. Mm-hmm. Hindi mo pwedeng i-ethics ang isang senador dahil nag-nosa o nag-yes siya. Mm-hmm. Mm-hmm. Ang pinakapaghusga na lang sa kanya ay kung ay sa halalan, kung sa itatakbo bang muli, at kung haharap muli sa dambana ng balota kung sakasakali. Right. So kung nagustuhan ba ng taong bayan ang naging aksyon ng mambabata, sa senator or the congressman involved in this. Okay, we'll pause for a break. When we return, we continue our discussion on public opinion, media pressure, and fears of a trial by publicity. This is ANC Presents, The Nation Up Close.